set ng goals, pero hindi naman nagagawa or saglit pa lang sumusuko nga. Kayo ba yun? Dapat magawa natin yung mga goals natin at tutulungan ko kayo sa abot ng aking mga makakaya. Magdidiscuss ako ng apat na powerful motivations para mag-move tayo sa ating mga goals. Ito ba sounds familiar sa inyo? Yung may gusto kayong gawin, or pwede yung sabihin natin pinakamadalas sa mga Pilipino, meron tayong mga New Year's resolution, pero mid pa lang ng January, or March pa lang, wala na. Ay, sus! Alam na alam ko yung mga ganyan, pinagdaanan ko din yan. Na minsan may mga goals tayo, pero saglit, titigil na. O minsan, pag mahirap na, andyan na yung temptation. Oh, andyan na yung temptation. Wala na, hindi na natin magawa. Or, gagawin ngayon bukas hindi, gagawin ngayon bukas hindi. Mga ganon. O minsan naman, basta hindi na tayo makapag-commit. O hindi na lang din natin matandaan, bakit nga ba natin ginagawa to? Isa sa mga common motivations na ginagamit natin ay we want change. Ito yung mga sinasabi natin sa sarili natin na gusto kong mag-business kasi ayoko ng 9-to-5 job. Gusto kong mag-business kasi ayoko na nagre-report sa boss ko o meron akong boss na sinusunod. Gusto kong mag-business kasi gusto ko pwede akong pumunta sa lugar na nito kung kailan ko gusto. O kaya naman, pag nagda-diet tayo, gusto ko pumayat kasi dati lang, small or medium lang kasya na sa akin. Ngayon, large. Ayoko ng ganun. Gusto ko ng change. Or minsan nasabihin natin sa sarili natin na nabibigatan na ako sa sarili ko. Dati naman, kaya ko. Ngayon, nabibigatan na ako. Gusto ko maibalik ulit yung dati. O kaya naman, dati naman wala akong bill. But ngayon, meron na. So, minsan, yun, ganun yung mga ginagamit nating motivations. Gusto natin ng change. Ang downside ng we want change na motivation ay weak ang foundation natin. Anong ibig sabihin ng weak ang foundation? Ibig sabihin, ang reason natin ay mababaw. At kapag mababaw ang reason natin, hindi tayo magpupulsige, hindi tayo magiging committed. At kapag hindi tayo committed, ibig sabihin, hindi tayo mag-take time para gawin natin ang mga goals na yun. Number 2 na powerful motivation na ginagamit natin is out of fear. Ito yung mga sinasabi natin na kaya natin gusto mag-business kasi hindi natin nakakasundo yung boss natin. So, natatakot tayo na baka lagi tayo bumagsak sa ating mga performance review. Ito din yung mga pag nagka-hire ng mas magagaling sa atin, 'di ba? So baka magstay na lang tayo lagi sa ganung posisyon, hindi na tayo mapo-promote. O kaya minsan may pagkakataon na yung mga ginagawa natin napapalitan na ng machine. So baka dumating yung panahon na magkaroon ng redundancy. Pagdating naman sa pagda-diet, ito yung mga sinasabi natin sa sarili natin na kaya tayo motivated na kumain ng healthy kasi nasa genetics. Kung kunwari meron tayong heart disease, so hindi tayo masyado kumakain ng mga matataba, nag-exercise tayo. O kaya naman minsan, kapag nag-yosi tayo, tapos nahihirapan na tayong huminga, yun yung nagmo-motivate sa atin na tumigil kasi it is out of fear. Downside naman ng out of fear motivation is actually good motivator siya. Lalo na kapag 35 years old na tayo and above kasi we are set in our ways. Ang habit natin pare-parehas na everyday ganto-ganto gagawin natin. At ang makaka-break na lang nun ay fear. Remember, pain can move us. Kaya, it is a good motivator.
Pero, ang downside nga ay, hindi naman tayo lagi pwede mabuhay sa fear or sa pain. Kasi, magde-develop tayo ng anxiety or ng panic attack. Kaya dapat, iwasan din naman natin na in long term, lagi na lang tayong out of fear ang motivation. Number three na powerful motivation na ginagamit natin is we are attached sa goal or sa vision. Ito yung mga pag gusto natin mag-business, alam natin sa sarili natin na ito yung meant para sa atin. Ito yung mission or vision na sinet natin para sa mga sarili natin. Alam natin sa mga puso natin na ito yung gusto natin gawin with conviction. Pagdating naman sa pagda-diet, interesado talaga tayo na gawin yung pagda-diet. Kasi yun yung interest natin eh. Talaga magsa-search pa tayo paano gawin to, ano dapat kakainin, yung mga ganong bagay. Naniniwala sila na babalik sa kanila lahat ng pinaghirapan nila in due time. Kasi nai-envision na nila sa buhay nila. Kaya nga, they are very attached sa goal or vision na yun. Number four, last but actually for me, it's the most powerful motivator. Please comment down if you agree, is doing it for someone or somebody. Ito yung bakit nga ba tayo nagbi-business? Kasi para sa anak natin or para sa family natin. Or bakit nga ba tayo nagda-diet? Kasi isa akong influencer or isa akong artista. So kailangan ko itong gawin para sa mga fans ko. Kasi kailangan perfect ang aking itsura. Diba? Kasama sa work. Alam mo, sa totoo lang, marami na ako na kita na ganito yung motivation na ginagamit nila and they succeed actually. If I may kwento sa inyo, no, meron akong kakilala na Filipino na entrepreneur, from hirap hanggang sa pagtaas talaga, naging milyonaryo na siya sa business niya, as in millions, okay, ang kinikita niya na. From siya lang dati, lahat ang gumagawa hanggang sa nagkaroon na siya mga empleyado. Ang galing, di ba? Ang motivation niya is yung family niya. Kasi alam niya na if he stayed sa pag-work niya, hindi niya mabubuhay or hindi niya mafulfill lahat ng kailangan ng family niya. Since meron kasi siyang anak na special child. Sa ibang mga bagay din, no, dami ko rin nakita na kung kunwari lumalaban sa Olympics, mga ganyan, or diba, sa mga games, competition, minsan sasabihin nila kasi behind sa pagsisipag nila, actually, ginagawa talaga nila yon para sa parents nila. So, yun ang powerful motivations na nakikita ko na pwede natin gamitin. Actually, yung last two is yung most powerful sa apat na yun. I-review natin yung mga goals natin. Ano nga ba yung mga ginagamit nating motivations? And if mababaw, tulad nga nung una na nasabi ko, unang powerful motivation, i-check natin ulit paano natin to mas madi-deepen pa. And then sa next vlog ko, gagawa ako ng step by step or from simple na goals gagawin natin. Ano yung mga mindset na nilagay ko or mga actions or ano yung mga must-haves para ma-achieve natin yung goal na yun. So actually, that's it. And from the bottom of my heart, again, the second vlog ko na to, gusto ko sana na nakatulong ako or nakapag-add ako ng value sa ating mga viewers. So ang mission ng aking YouTube channel is Inner Nurturing. So please like and subscribe and comment down below kung ano yung nag-stuck sa utak nyo na tingin nyo magiging helpful. So,
So, stay tuned ulit sa mga susunod natin na vlogs katulad nito. And I'm very happy to share my knowledge and hope na may naka-appreciate sa inyo. So, take care and be safe.